kayo ng Visayas Mindanao niya, sir, sa pag-check ng mga barko? Hindi lang. Papua New Guinea. Ha? Ay, ano na yun? Sa ibang bansa na yun? Hindi naman sila fishing business. Ano yung sinasampahan yun? Pati yung mga Chinese? Hindi, siya. Yung palang Pilipino lang. Pilipino lang? So, ang chinichick nyo doon, sir, yung mga bawal na hinuli. Yung para ma-minimize nila, yung ma-minimize yung illegal activity. Yung pawikan, mga dolphin. Bakit, sir, ang dolphin ba kinakatay din yan? Oo, masarap yan. Ang masarap ang karne ng dolphin? Oo, sa Japan nga yan, merong hindi bawal sa Japan. Ganun pala, yung tumatalon yan, sumasabay sa barko. Marami kasing napapasok sa net. Ano nyo, sir? Pero kayo, sir, dahil sa tagal nyo na dyan sa Bay Park, mga ilang thousand na mga fishing boat ang Pilipinas lang. Kung sa ano mo lang, sa ibig sabihin, sa estimate mo lang. Depende, kung may kategory kasi yan eh. May pang-commercial. Opo. May tinatawag natin dito lang sa Philippine water natin. Opo. Depende. Ano kaibahan doon, sir, sa ano, yung sa commercial at saka yung isang local? Yung pang-commercial natin, yes, sir. 25 above gross tonnage. Tons yun? Tons? Oh, tons. 25 above tons yun? Oo. Ang minimum yun, sir, na ang bigat na mahuhuli, ganun? Hindi, yung barko. Barko? Ang laki ng barko. Ay, ang laki na yun, 25 tons. So, yung international, mga... Yun nga. International. International yun. 25 tons. Grabe, ang bigat ng karga, no? Ano yung nito na yun, sir, o gross yun sa kabuuan ng... Gross bigat? Yun. Gross yun, kasamang makina at saka yung ano. Ganun ba? Pero may sarili silang kwan. Catcher lang yun, ha? Opo. Hindi yung fisker yan. Yung fisker yan. Ano yung fisker yan, sir? Siya yung doon mo linalagay yung isda mo. Yung catcher lang yun, tagahuli lang yun. Tapos lang. Iba yung barko na para sa fisker yan. Oo. Yung taga-daong papunta sa mga... Fishport. Sila yung naghahatid ng mga isda. Ano, nahuhuli. Ganun palang istorya. So kami, dinedeploy kami doon 4 to 5 months. Uy! Ganun katagal? Ganun katagal. Sa ano sasakyan nyo doon, sir? Sa ganun? Sumasabay kami sa mga barko na. Barko na? Oo. Ganun pala yun. Dalawang salitan kami. Opo, dalawang grupo. Sa isang barko, isang observer. Oho. Tapos may... So ang tawag nyo, sir, kayo yung checker observer, gano'n? Fisheries observer. Fisheries observer. Worldwide yan. Worldwide pa yun, sir? Hindi lang dito sa Philippines. Para ma-obserbahan kung nanguha ba ng taklobo ito, nanguhuli ba ng mga pawikan, mga pawikan lang, mga SSI. Special interest. Kasi wala naman taklobo doon. Opo. Kasi ano yun eh, kumbaga, litaw naman siya sa ang net niya sa kumbaga, hindi sa mga pang-sisid, no? Opo. Walang reef doon. Opo. So nakikita niyo, sir, kung gaano kadami talaga ang tinatawag na ano? Na bulyom ng isda kung sakali. Kami nang lang nag-check kung ilang tonelada. Yun ang rinereport namin sa BIFAR. Kaya pala. So, ano ba, sir? Maganda talaga yung pinagbabawalan mo na ang panghuli ng isda kasi nangingitlog daw yung mga... May yung tinatawag nilang close season. Close season? So, mas maganda yun, sir, kasi mayroong close season. Maging mga anak pa naman yun. Mga anak pa. Kung huli tayo ng huli, wala nang mga anak. Opo. Walang lalaki. Walang lalaki. Yun ang tinatawag nilang conservation. Ang problema kasi sa atin sa Pilipinas, more in production tayo, wala na tayong conservation. More on production. Production. Opo. Kaya dapat may conservation naman tayo. Oho. Para hindi maubos. Para hindi maubos. Okay. Kaya
Kaya meron nga yung sinatawag ng endangered species na eh. Opo, opo. Kasi naubos na ang lahi nila. Ang lahi nila. Oo. Yung mga pating. Ayun, katulad ng mga pating. So, bawal talaga yun, sir? Ah, bawal. Bawal mga atay. Bawal mga atay. Kasi ang iba, mga illegal fisheries, tinatanggalan ng palikpik daw yun. Opo. Tapos, ang katawan, kuminsan, ginagawang fishball. Yun ang minamonitor na. Ah, kaya pala. Special daw yun, yung mga palikpik na yun. Pang soft ng Chinese. Yeah. Ceremonial soft nila kasi yan. Ceremonial soft? Oo. Pang-events? Pasal... Pang-events, no? Oo, pang-events. Oo, oh, oh, yun. Kaya mahal. Pasal birthday. Oo. Oh, oh. 4,000 to 5,000 per kilo yan. Ah, ganun? Oo. 4,500? 4 to 5,000. 4 to 5,000? Per kilo. Per kilo? Yan ang kalakaran sa ginsan. Di ba, lately lang may nahuli na 100 kilos na kwan? Na palikpik. Palikpik? Oo. 100 kilos, no? Oo. So, ilang tiraso lang yung ano? Na pating? Ang marami. Marami? Oo. 100 tons? 100 tons o 100? 100 kilos pa lang. 100 kilos pa lang. Oo. Oo, kasi... ang kinukuha nila, hindi naman kalakihan ng mga pating, no? Kalikpik lang. Kalikpik lang. Paano yung katawan nun? Yung iba, pinatapon na? Pinatapon lang. Oh, ganun ba? So, kinakain lang din ng ibang isda yan? Oo. Kaya pala. So, guys, mayroon tayong topic dito. Iko-contain ko ito sa maliit kong YouTube channel ni Sukata Vlogger. Kasi... minsan lang ako nakakaroon ng ganitong klaseng content na mayroon tayong BPAR personnel na nagiging sakay sa aking YouTube channel o aking pasahero sa mga oras na ito. Pero bago ko tapusin ang aking pagbablog, don't forget to subscribe my channel ni Sukata Vlogger. At huwag nyo kalimutan na i-click yung notification para every time na mayroon akong bagong upload na video, makikita nyo matungayan mapapanood mga kababayan ko. Tungkol dito sa aking mga pag-upload ng video, natutuwa ako kay sir na pinahintulutan niya ako. Hindi naman masyado kita ang mukha niya. At ang busis lang ang mahalagayan ng mga kababayan ko para hindi scripted ang dating ng aking pagbablog. Kasi totoo pala talaga yan mga kababayan ko, yung mga illegal fishing na sila mismo si sir ang umakyat doon sa barko. So sumasaway sila doon sa kung saan nanguhuli ng isda at ipinagbabawal yung mga uri ng tinatawag na illegal fishing, mga nauubos na mga lahi sa ating karagatan kagaya ng pating, pawikan at iba-iba pang uri ng mga isda sa ating karagatan na pinagbabawal ng ating gobyerno. So guys, napakaganda ng ating topic dahil kung hindi ang aking pasahero sumakay at nag-grab ko kaya nag-book sa akin sa Grab taxi ko, hindi natin makukuha ang ganitong klaseng kuntin dahil labis akong natutuwa, nasisihan sa ganitong topic dahil hindi lang naririnig lang natin sa television, nakikita natin at nababasa sa dyaryo ang mga ganitong klaseng mga topic. Kumbaga, nasa sa kanya kay sir kung mag-hello hi siya dito sa YouTube channel ito. Yes. Yes, sir. Ayan. Hello. Hello. Yes. Ayan, pogi-pogi si sir. Yan ang ating pasahero ngayon na official sa BPAR government services, mga kababayan ko. So, yan. Natutuwa ako kay sir dahil pinahintulutan niya ang aking pagbablog, kabayan ko. Siguro hindi ko napahabain ang aking pagbablog. Don't forget once again, di Sukatan Vlogger. Maraming salamat, Luzon, Visayas at Mindanao. At sana mapapanood nyo ang aking lahat mga upload na video para magkakaroon naman ito ng maraming views. Hanggang dito na lang. Bye-bye!